Hey, what's up mga kabibol? So welcome back to our channel, Unique Basketball. At ang ating pag-uusapan ngayong araw ay Ginebra kontra Northport. Pero bago yan mga kabibol, please subscribe to our channel, Unique Basketball. Pasama na rin notification bell para wala kayong malagpasan ng mga videos namin. So nakakabigla nga ang matchup na ito, Ginebra kontra Northport. Ang Ginebra ay pinigilan lang naman ng SMB na makuha ang Grand Slam na kanilang minimithi na umaasang matukuha na nga nila ito this conference. At ang Northport naman ay binigla ang buong fans nang matalo nilang NLEX na number 1 seed at meron pang twice to beat advantage. Binigla nga ng Northport ang NLEX nang tanong nila ito sa quarterfinals. At ang isa sa mga pinaka nag-outstanding sa kanilang players ay ang kanilang bagong kuha si Christian Stan Hardinger. Nami-score lang naman ng 33 points, 23 rebounds, 7 assists at nag-set siya ng new record na kung saan 61 minutes ang itinagal niya sa court. At ang kanilang import naman na si Michael Pauls na nagtala ng 31 points, 21 rebounds, 4 assists sa loob din ng 61 minutes. Isama mo pa ang ginawa ni Sean Anthony na 30 points, 11 rebounds at 2 assists. Grabe nga talaga ang kalag ng Northport ngayon mga kabibola. Partida, wala pa dyan si Robert Bolick. At ang masasabi ko sa team nila ay sinahin lang naman ng SMB ang masipag na si Sistan. Dahil nga simula na napunta ito sa Northport at nabigyan ng playing time, ay grabe na mga score na nitatala niya. At sino ba naman mag-aakala na makakaharap ng Ginebra ang mga players na kanilang tinrade na sina Sol Mercado, Kevin Pereir at Paulo Taha na kung saan malaki rin ang ambag sa pagkapanalo nito. Sabi nga ng tatlo ay wala mo ng kaibig-kaibigan at tanging pagkapanalo lang ang nais nila ngayon. So kabang-abanga talaga ang bakbakan na mangyayari. Para naman sa Ginebra, pinigilan lang naman nila ang road to Grand Slam ng San Miguel Beerman. Palik naman dyan mga ka-Gin Kings. Miscore lang naman ito si Justin Brownlee ng 41 points, 11 rebounds, and 3 blocks kontra SMB. Nagali mo na nga ito si Brownlee at talagang alam niya na kung paano tumatakbo ang sistema ng Beerman dahil na rin siguro sa tagal niya naglalaro dito sa PBA. Sayang nga ang SMB dahil kung nagkataon na silang manalo series na yun kontra Ginebra ay mataas talaga ang chance nila na makapag Grand Slam. Ngunit yun nga, talagang mas naigitan lang ng Ginebra ang hard work ng SMB at kaya sila mag-advance ngayon sa semis. Dagdag mo pang 24 points itong si Stanley Pringle. So grabe nga, nag-fit na nga ang mga players ng Ginebra at nagiging team na nga sila. Grabe rin kasi yung pinakita ng determinasyon, pa-offense man o mapadepensa. So yun nga, tingin ko ay makakapalag naman ng Northport dito sa Ginebra, lalo na nakuha nila itong si Sistan. Swerte rin nila kay Michael Qualls dahil nga, kita naman natin last game na talagang ayaw niya mag-give up at nagali mo na nga ito sa court. Kaya magiging maigpit ang laban sa pagitan ng Ginebra at Northport. Hindi man madali ang papasukan ng Northport ay tiyak na ibibigay nila ang lahat ng mga kain nila upang may panalo ang series. Ganun din sa Ginebra, sino ba namang team ang hindi bibigay ang lahat ng mga kain nila? Second time pa lang din kasi sa franchise ng Northport ang makapasok sa semis. Tingin ko ang ilalamang ng Ginebra dito ay ang kanilang playoff experience as a team at veterano ng mga to pagdating sa gantong semis na. Sa Northport naman ay di nabago kay Sistan ang mga gantong sitwasyon lalo na't galing ito sa SMB. At ang pinakakaabang-abang dito ay ang bakbakang Michael Qualls at Christian Stan Hardinger laban kina Justin Brownlee at Stanley Pringle. So dynamic duo ng bawat teams. So abangan na natin yan mga kabibol at malay natin. Isa sa kanila ang magkampyon this conference. So kabang-abang nga. So yun lamang mga kabibol. Sino sa dalawang kupunan na ito ang mananaig? Please comment your answers down below. So bago matapos ang ating video, ay nais ko lang sabihin na suportahan natin ang ating mga manlalaro this SEA Games. Laban Pilipinas, we fight as one. Peace.